Baka nakasinglaki ng tao. Oh, wow. At toro na tad-tad ng muscle. Ilan lang yan sa higanting toro na ngayon mo lang mapapanood. Pero bago tayo magsimula, make sure na makapag-subscribe ka sa Free Thinking Pinoy Channel. Ito ang YouTube channel na dedicated sa mga Pinoy na mahilig sa animals at tumuklas ng bagong kaalaman. Ako nga pala si Nomer, ang inyong host, at umpisahan na natin. Number 1, Belgian Blue. Sa unang tingin, aakalain mo na ang bakang ito ay sinaksakan ng steroid o body enhancing drugs. Kung tutusin, ang ganitong pangangatawan ay normal lamang sa kanilang lahi. Ang katawan nito ay puno ng muscle fibers o gene mutation, kaya ito nagkaroon ng double muscling. Ang Belgian Blue ay nagmula sa bansang Belgium noong 19th century at sila ay pinarami para sa kanilang karne at gatas. Normal lang ang laki ng kanilang buto kung ikukumpara sa buto ng karaniwang baka. Yun nga lang, 20% na mas malaki ang kanilang muscle kumpara sa ordinaryong klase ng baka. Dahil dyan, maraming tao na minsan ang nakatikim ng karne ng Belgian Blue ang magpapatunay na kasingkunat ng chewing gum ang karne nito. Ito siguro ang Arnold Schwarzenegger sa mundo ng mga toro. Maganda atang inumin ang gatas nito kung gusto mong magpalaki ng katawan. Number 2, Texas Longhorn. Ang breed ng baka na to ay nagmula pa sa Texas, USA at kilala sa pagkakaroon ng napakahabang sungay. What? Kaya nitong tumimbang ng mula 1,400 hanggang 2,500 pounds. Ang kanilang makinis na sungay ay umaabot ng 120 inches ang haba. Gustong-gusto ng mga breeder ang mag-alaga ng Texas Longhorn dahil sa dali nitong paramihin. Yun nga lang, dahil sa laki ng kanilang sungay, nangangailangan pa ito ng malawak na kulungan. Kung minsan, sa bigat ng kanilang sungay, nahihirapan na din silang humanap ng tamang balanse. Gaya ng isa na to na nakuhang manalamin sa tubig para makita ang kanyang sungay. Ginagawa mo! Number 3, Brahman Bull. Kung first time mong makakita ng breed na to, aakalain mong sila ay edited o may camera tricks. What? Ang lahi ng mga Brahman Bull ay nagmula pa sa India na unti-unti nang sumisikat sa ibang bansa gaya ng USA, Brazil at maski dito sa Pilipinas. Ayon sa mga cattle raiser, masarap mag-alaga ng Brahman Bull dahil hindi ito madaling kapitan ng parasitiko na isa sa problema ng mga farmer. Mataas din ang tolerance ng Brahman Bull sa matinding init ng panahon, kaya bagay itong alagaan sa mainit na bansa gaya ng Pilipinas. Madali mo itong mahikilala dahil sa nakalaylay na balat sa bandang leeg at hump sa likod na imbaka ng reserbang taba at pagkain. Oh, wow! Pero sa laki ng toro na to, kailangan pa ba talaga ng reserbang pagkain? Number 4, Kianina. Sa lahat ng uri ng mga cattle, ang Kianina ang considered bilang pinakamalaking breed ng baka. May taas ito na 68 inches at tumitimbang ng 2,800 pounds. Noong 1955, naitala ang pinakamalaking Kianina sa mundo na may timbang na 3,836 pounds. Konti na lang at kasimbigat na niya ang rhinoceros. Kahit na ang lahi nito ay may napakalaking katawan at mahabang binte, ang kanilang sungay naman ay medyo maikli. Maamo din ito at hindi basta-bastang nanunuwag ng tao. Para mapanatiling maganda ang kanilang karne, ang mga Kianina ay kinukulong na lamang hanggang sa sila ay gawing masarap na corned beef. Mmm, yummy! Number 5, Gland Bull. Sila ang isa sa pinakamatandang breed ng baka sa mundo na sinimulan pa noong 18th century. Ang kanilang laki ay umaabot ng 140 hanggang 145 cm at tumitimbang ng 1,000 to 1,200 kilograms. Mula nang sumikat ang breed ng baka na to, ginamit na sila para mag-produce ng karne at gatas. Sinasabi din na kahit napakatindi ng init, kaya pa ding makakuha ng 4,450 liters ng gatas sa bawat lactation. Oh, wow! Kaya naman sila ay napakagandang alagaan at pagkakitaan. Sila din ay mabilis makapag-adapt sa pabago-bagong klima. Maganda ang kanilang karne at gatas, ngunit napakahirap naman itong paramihin at mabagal magbuntis.
Dahil dyan, kakaunting farmer lang ang nag-aalaga ng gland bull. Sa katunayan nga, malapit na raw itong maubos o ma-extinct. Number 6, South Devon. Kung ang hanap mo ay maganda at masunuring toro, ang South Devon ang para sa'yo. Ito ay isang British breed cattle na nagmula sa Southwest England at in-export pa sa North America. Ang kanilang magaganda at kulot na buhok ay kulay brown, samantala ang ilong at bibig nito ay kulay pink na talaga namang napakaganda tingnan. Sila ay iniingatan dahil sa kanilang kalidad ng karne at gatas. Ang South Devon ay isang malaking toro na may taas na 152 cm at timbang na umaabot ng 1,150 to 1,250 pounds. Maamo ang mga baka na to, kaya sila ay tinawag din na gentle giant. Ngunit kahit anong amo at bait pa ng baka, alam naman natin kung saan sila madalas dalhin sa palengke. Number 7, Parthenay. Isa ito sa pinakamatandang breed ng bull na nag-originate sa France. Ang mga babaeng Parthenay ay kilala dahil sa dekalidad na gatas, habang ang mga toro ay may sapat na lakas para gamitin sa pambubukid. Gustong-gusto ng mga farmer ang Parthenay dahil sa ganda ng katawan at structure ng mga buto. Sila rin ay may mapula at dark brown na balat. Ang Parthenay ay maaaring tumimbang ng 2,600 pounds. Kahit sila ay 6 na buwan pa lamang, ang kanilang timbang ay umaabot na ng 44 kilograms. Tulad ng Belgian Blue, meron din silang double muzzling na nababagay sa kanilang mataas at siksik na pangangatawan. Ito rin ang may pinakamababang cholesterol count sa lahat ng breed ng mga baka. Kaya naman mapapadila ka pag nakakita ka ng ganitong baka. Number 8, Limousine. Oh, hindi ito ang magandang klase na sasakyan, ha? Pero isa ito sa pinakamagandang klase ng baka sa buong mundo. Tinawag ito ang Limousine sunod sa probinsya ng Limousine, France, kung saan ito nag-originate. Ito ang pangalawa sa pinakasikat na breed ng baka sa France, ngunit isa sa pinakabihira dahil sa papaubos ng nitong populasyon. Ang isang Limousine ay kayang tumimbang ng 1,300 kilograms at tumangkad ng 5 talampakan. Mamula-mula ang kanilang balat at may ulo na sobrang liit, ngunit malapad ang noo. In fact, pwede ka nga daw magpa-landing ng eroplano sa kanilang noo. Ginagawa mo! Number 9, Galloway. Sa unang tingin, matatakot kang lumapit sa baka na to. Sila ay may malaki at maskuladong pangangatawan, malakas na binte at matitigas na kuko. Nagmula ang breed na to sa Scotland noong 17th century at inumpisang i-export sa Canada at USA noong 1853. Ang Galloway ay may katamtamang taas na 4.4 feet at timbang na 2.3 tons. Mabalbon at kulot ang buhok nito, ngunit mas mabilis mo silang makikilala dahil sa puting linya sa gitna ng katawan. Mukhang dito ata ng opya ng skin pattern ang mga Malayan tapir. Ayon sa mga nag-aalaga nito, napakabait ng cattle na to at kung ma-corner ka ng Galloway, tapikin mo lang daw ito at aalis na siya palayo sa'yo. Mabuti na lang at mabait ang mga Galloway, hindi gaya ng ibang baka na marunong mag-martial arts. Number 10, Charolais. Ito ay isang French Turin beef cattle breed. Sila ay pinararami para sa meat production at pwede ring i-crossbreed sa Angus at Hereford. Ang Charolais ay pangalawa sa pinakamaraming lahi ng baka sa France. Sila ay ini-export sa Brazil, South Africa at Argentina. Oh, wow! Mabilis din silang mag-mature at ang kanilang timbang ay umaabot ng 2,000 to 2,500 pounds at tumataas pa ng 5 feet. Ang mga Charolais ay kulay puting baka na may pink na bibig, mahabang katawan at hindi pa ito tinutubuan ng sungay. Maamo rin ito sa tao. Kaya maraming tao sa buong mundo ang napapahilig mag-alaga ng baka. Oh, wow! Eh ikaw, ano sa tingin mo? Mas masarap bang alagaan ng mga baka o gawing karne at lamantyan? Let me know in the comment section. Number 11, Angus. Ang baka na to ay sumikat dahil sa sarap ng kanilang karne na naibebenta ng 3,000 pesos kada kilo.
Nakakagulat ang taas ng presyo ng karne ng Angus, ngunit mas nakakagulat kung makikita mo ng malapitan ang mga Angus cattle. Kaya nitong bumigat ng 900 kilos at may taas na 4.7 feet. Nagmula ang mamahaling baka ng Angus sa bansang Scotland at sa ngayon, makikita na ang karne ng Angus sa bawat sulok ng mundo. Sa mahal ng baka na to, parang ito ata ang baka na gusto kong alagaan. Number 12, Pince Gaur. Ito ang last sa ating listahan ng mga higanting toro. Matatawag na endangered animals ang breed ng mga Pince Gaur dahil sa patuloy na crossbreeding na ginagawa ng mga farmers sa baka na to. Dahil sa crossbreeding, 5% lamang ng total population ng Pince Gaur ang nananatiling puro o walang halong ibang lahi. Huli man sa ating list, hindi magpapatalo ang Pince Gaur sa palakihan ng katawan. May timbang ito na 1 tonelada at taas na 4.5 feet. Meron din itong dila na may haba na 1 talampakan. At ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay JV Media, Jonas Austria, Friends Jared Luzcano, Ferdinand Alcantara, Tavs Tupas, John Mark Arroyo, at Ronald Tihoso Aguiles. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. Ka-FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!